Welcome back sa ating channel mga kalorto. For today's video, pag-uusapan natin kung paano malaman ang live at neutral sa ating convenience outlet. Bakit nga ba kailangan nating malaman? Iyan ang sasagutin natin mamaya sa ating video. Kaya tutok lang mga kalorto. Pero bago yan, gusto ko magpasalamat sa mga nag-subscribe at sumusuporta sa ating channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe, baka naman. Para malaman natin ang live at neutral sa convenience outlet, gagamit tayo ng analog multi-tester at pen electric tester screwdriver. Gamit ang pen tester screwdriver, ipasok lang sa isang butas ng convenience outlet at hawakan ang metallic part sa bahaging itaas ng pen electric tester screwdriver. So dito na part guys. This time, ipasok natin ang pen tester screwdriver sa bahaging itaas ng convenience outlet. Tignan sa bahaging transparent ng pen tester screwdriver kung umiilaw. Kung umiilaw, meaning yan yung ating live wire. Umiilaw nga guys, nakikita nyo ba? Lipat naman tayo ngayon sa kabilang linya sa ibaba ng convenience outlet. Hindi siya umilaw, ibig sabihin yan yung ating neutral. At yung itaas na bahagi ay ang ating live wire o hot wire na tinatawag. Kung pareho namang umilaw ang dalawang linya ng convenience outlet, meaning to say, dalawang live po yung nasa convenience outlet natin. Sa madaling salita, line to line connection po ang connection ng inyong kuryente sa inyong bahay. Kung isang linya ng outlet ang umilaw sa pen tester screwdriver, ibig sabihin line to neutral naman ang connection ng inyong kuryente sa bahay. This time gagamit tayo ng analog multi-tester. Kailangang iset natin sa 250 volts AC ang ating multi-tester. Check muna natin kung may kuryente. So, may nami-measure tayo na 235 volts AC. Ngayon, hawakan ang isa sa mga test prod. Pwedeng black or red ang hawakan at isa naman ay ipasok sa isang butas ng convenience outlet. Kapag nag-deflect ang pointer, ibig sabihin yan ang ating live wire. So, gumalaw nga guys. Ibig sabihin, yan ang ating live wire. At meron tayong nami-measure na 35 volts AC. I-try naman natin sa kabila ipasok yung test probe. Tulad ng nakikita nyo, hindi gumalaw ang ating pointer. In short, yan ang ating neutral. Para sa inyong kaalaman, nakasuot po ako ng slipper habang sinasagawa ito. Sa mga nagtatanong kung nakakuryente ba ang paghahawak ng test prod habang hinahanap ang live o neutral sa outlet, ang sagot po ay hindi po nakakuryente. Kahit hawakan natin ang simento, hindi nakakuryente. Ulitin natin, tumataas lang ang nami-measure nating voltahe. Kita nyo? This time, sasagutin natin ang pangalawang tanong. Bakit mahalagang malaman kung saan ang live at neutral sa ating outlet o circuit breaker? May dalawang sagot ako dyan mga kalorto. Ang una ay para sa ating safety. Kung alam natin kung saan ang live, alam natin kung anong wire ang iiwasan nating hawakan. Para hindi makuryente habang nagkukumpuni o nagkakabit ng linya ng kuryente o wire. Ang pangalawa ay alam natin kung saan magtatap at magkakat ng wire para sa switch kapag nagkakabit ng ilaw. Dapat sa linya ng live wire natin ikabit ang switch para maiwasan ang pagkukurap ng ating ilaw kahit naka-off na ang switch. Sa ngayon, yan lang muna guys. Kung may dadagdag kayo, itype nyo lang sa comment box. Salamat!